Guys, today, may pag-uusapan tayo, syempre, bago mag-umpisa. Iinom mo ang tubig. Alam nyo, bago ito pag-uusapan, na kailangan marami tayong iniinom ang tubig. You know what I'm saying? Shot mo tayo, guys. Siyempre guys, bago mag-umpisa, shoutout nga pala sa lahat ng subscribers ko dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. We are 67.7% subscribers. You know what I'm saying? Hindi ko alam kung paano ko pa salamatan ni Sesa, pero maraming salamat po. And then guys, syempre, ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang reaction video. No, start recording muna tayo guys. No, kay Solidong Kaalaman. No, subscribe natin to. Ayan. Tapos, notification bell para updated tayo sa mga susunod na video niya, no? Credit kay Solidong Kaalaman para sa iyo to, para sa iyo utol, no? No, itong credit na to sa iyo lahat to. You know what I'm saying? Gagawa lang ako ng konting reaction video, no, sa video mo, no? Maraming salamat. And umpisa natin, wala nating patagalin, and let's do this. Bagong currency na planong buuin ng bansang kasali sa alyansa ng BRICS. Imposible nga bang mangyari? Sa uli kasi nating video ay mayroong nagsasabi na imposible itong mangyari dahil hindi papayag ang bansang Amerika. Pero may karapatan ba ang Amerika kung nais gumamit ng ibang currency ng ibang mga... Actually dati, no, si ano, si yung tatay ni Bongbong Marcos, si nakalimutan. Alamutan ko na. Yung tatay ni ano, tatay ni Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos, di ba? Ayun, si President Ferdinand Marcos. Gusto niyang gumawa ng Asian dollar. No? Kung natatandaan ko yun. No? Kung natatandaan nyo rin, eh, gusto niyang ipanlaban din yun sa US, yung US dollar. Gusto niyang gumawa ng sarili niyang dollar, which is Asian dollar. No? Ayun yung narinig ko dati. Mga bansa, wala. Pero dahil nga ang plano ng BRICS ay makakaapekto ng gusto sa dolyar ng Amerika, ay maaaring gumawa ng paraan ng Amerika para pigilan nilang magtagumpay ang BRICS sa kanilang mga pinaplano. At kung tatapusin mo itong video, ay tiyak mapagtatanto mo na matagal nang kumikilos ang Amerika upang hindi magtagumpay ang BRICS sa kanilang plano. Pero alam mo ba na ang planong ito ng BRICS ay matagal nang nasimulan? Sa katunayan ay mayroon ng sariling bangko ang alyansa para sa sistema ng kanilang pinaplano. Ang BRICS ay nagtatag ng New Development Bank na matatagpuan sa Shanghai, China. At sa mga nagsasabing malabong mangyari na magkasundo ang India at China sa bagay na ito, ay alam ba ninyo na ang presidente ng bagong bangko ay isang Indiano? Simula pa lamang noong 2015 nang simula ng operasyon nito hanggang taong 2020. At dahil tapos na ang kanyang termino, ay si Mr. Marcos Prado naman, mula sa Brazil ang presidente nito. At bukod pa riyan, maging ang Russia at China ay mayroon ding teritoryong pinagtatalunan. Gayunpaman, ang usaping pang-ekonomiya ay hindi kasali sa kanilang mga hidwaan. Kaya't sa mga nagsasabi na imposible itong mangyari, ay mag-research ka muna. Dahil ang alyansang pang-ekonomiya ng BRICS ay matagal nang naitatag at nananatili ang kanilang pakikipagkalakalan magpasa hanggang ngayon. Ang New Development Bank ng BRICS ay maikukumpara sa IMF ng United Nations kung saan ito ay pinondohan ng mga miyembro nito at kumikita ito sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa mga miyembro nito. Bukod pa rito ay nagtatag rin ng mga opisina ang bawat bansa na may hahalintulad naman sa mga sentral na bangko ng bawat bansa upang mapabilis ang mga kalakalan sa bawat miyembro nito. Sa madaling salita, ay katulad lamang ito ng sistema ng paggamit ng dolyar sa mundo. Ang pagkakaiba lamang ay nagsisimula pa lamang ito dahil ang bawat opisina sa bawat rehiyon na konektado sa New Development Bank ay hindi pa ganap na isang bangko na kayang mag-imprinta ng bagong pera. Gayunpaman, dahil nga ang proyekto ay nasimulan na, ay masasabi mo pa bang imposible ang bagay na ito? Gayunpaman, ang proseso sa planong ito ng BRICS para makumpleto ay kinakailangan ng napakalaking halaga dahil napakaraming ahensya at infrastruktura ang kinakailangan upang magaya nila ang sistema ng paggamit ng dolyar ng Amerika. At dahil nga nahaharap ang Russia at ang China
Maging ang Iran sa ilang mabibigat na problema ay hindi na nakapagtataka. Nababagal talaga ang proseso sa plano nilang ito. Gayunpaman ang kanilang nasimulan ay matagal na nilang pinakikinabangan sa kani-kanilang bawat kalakalan. At nag-iipon na lamang sila ng mas maraming ginto at mas maraming pondo para makumpleto ang kanilang plano para sa tuluyang pagbuo ng bagong currency ng mundo. Ngayon, siguro naman ay may idea. Yung ginto kasi pwedeng ano yan eh, maging backup eh, ng isang currency, no? So kung marami kang deposit na ginto o ipon na ginto ang isang bansa, pwedeng ipang backup yan, no? Sa kung gusto nilang gumawa ng mga gantong bagay like yung BRICS o yung gumawa ng sariling currency, pwedeng pang backup yan, no? Yung ginto, no? Yaka na kung bakit palaging nahaharap ang mga bansang ito sa problema at ang palaging kalaban nila ay ang bansang Amerika. Pero ano naman ang posibleng mangyari kung makumpleto na ng BRICS ang kanilang pinaplano? Ang posibleng mangyari ay ganito. Ang bawat bansa ay maaaring maningil na lamang ng BRICS currency para sa kanilang mga produkto, imbis na US dollars. Dahil kung patuloy na mag-iipon ng US dollars ang bawat negosyante, ay madadamay sila sa pagbulusok ng perang ito. Pero ano naman ang posibleng maging hakbang ng Amerika dito? Maaari nilang takutin ang sino man na isanksyon. Halimbawa ang Pilipinas. Maaari nilang sabihin na kung tatangkilikin natin ang BRICS currency, ay hindi na tayo makagagamit pa ng perang dolyar. Nangangahulugan nito na ang lahat ng ating negosasyon gamit ang perang ito ay mahihinto na. Ibig sabihin, wala na tayong mabibilhan pa ng ibang produkto, kundi ang mga bansa lamang nakasali sa alyansang ito. Subalit kung sabay-sabay na makiisa ang bansa sa paggamit ng perang ito, dahil nga ito ay may backup na ginto, ay magagawa pa ba ng Amerika na isanksyon ng napakaraming bansa? Kung ano, isa-sanction ng US, itong lahat na bansa, eh di yung US na lang mag-isa, di ba? Yeah, kung nagsama-sama lahat ng bansa, no, na osumang ayon na gumawa ng kumbaga universal currency, hindi lang kumbaga hindi tinatawag na US kasi pag sinabing US dollar, ano eh, sa US 'yon. Pero kung gagawa ng yung isang pandaigdigang currency, no, katulad ng ganitong BRICS, no, eh mas maganda, 'di ba? Kumbaga universal currency siya, 'di ba? Hindi lang isang bansang currency, 'di ba? Kasi actually ano eh, kumbaga yung US dollar, doon lang tayo naka-focus, no? Pag tumaas ang dollar, tataas tayo. Pag bumagsak ang dollar, bababa tayo. Parang ganoon lang, no? So dumidepende lang tayo sa US. So mas maganda siguro kung gagawa tayo ng isang pangkalahatan, no? Pangkalahatan na currency na katulad ng BRICS. Eh tingnan natin kung anong mangyayari sa US kung itong mga bansa na to eh nagkapit-bisig, you know what I'm saying, 'di ba? Ay hindi na. At mabilis babagsak ang halaga ng kanilang pera. At kung gagamit naman sila ng puwersa, ay magiging laban ito ng mundo, laban lamang sa mga Amerikano. Dahil exactly, no? Kumbaga ano 'yan? Kumbaga, siyempre, malakas talaga ang US, 'di ba? Pero kung nagsama-sama naman yung mga malilit na bansa o malalaki, kumbaga lahat tayo laban sa US, eh ibang usapan na yun, di ba? Kumbaga, oo, merong madadamage, pero mas maraming madadamage sa US sigurado. Kasi siyempre, ano yun eh? Kumbaga, isa lang kalaban, di ba? Kumbaga, malaking monster yung kalaban, tapos nagsama-sama yung maliliit, eh malakas pa rin yung maliliit kasi marami, di ba? Eh, nandiyan pa yung China, pati Russia. Ewan ko na lang kung ano mangyayari, di ba? Pero sana hindi umabot sa ganun. Dahil ang bagong currency ay magiging pag-asa ng napakaraming bansa. Sa panahon kasi ngayon ay ang Amerika ang nagsisilbing hari sa mundo na kahit nga hindi sila magtrabaho, ay tataas ang halaga ng kanilang pera dahil sila lamang ang higit na nakikinabang sa paggamit ng mundo sa kanilang pera. Kaya't may kakayahan silang gumastos ng gumastos para palakasin ang kanilang bansa at ikalat ang kanilang impluensya. Maihahalin tulad natin ito sa istorya ng Magna Carta, kung saan ang hari ay binawasan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang nasasakupan dahil umabuso ito sa kapangyarihan. At katulad ng US dollar, na isang bansa lamang ang higit na nakikinabang,
ay mababawasan na ang impluwensya nito dahil sa pagkakaisa ng ilang mga grupo. At kaysa labanan ng buong kaharian, ay mapipilitan ang hari na lumaban ng patas. Yes. Paaari itong magbawas ng gastos para panatilihin ang lakas ng kanilang pera. At sa paraang ito ay... Ano na yan? Kumbaga, kung walang magawa ang US neto, kunwari, biglang bumulusok yung BRICS. Tapos, siyempre, kung hindi gagamit ng dahas ang US, eh kailangan ay makasama sila, parang go with the flow sila, di ba? Otherwise, iba na mangyayari dyan. Bawasan ang kanilang puwersa, kaya't mas may posibilidad na ang tunay na diplomasya at ang usapan ay hindi na mauwi pa sa gera. Maaari ring mag-demonetize ng napakaraming halaga ng pera ang bansang Amerika dahil nakababawas ito ng purchasing power ng kanilang pera. Kaya't katulad ng ating Philippine peso, ay magagamit na lang nila ang perang dolyar sa bansang Amerika. At kung mangyayari ito, ay magiging patas na ang fluctuation ng palitan ng dolyar sa peso. At sa paraang ito ay maaari pa nating maungusan ang perang dolyar. Hindi katulad sa ngayon, kung hindi gagastos ng sobra-sobra ang bansang Amerika, ay patuloy lamang bubulusok ang ating pera kontra sa kanila dahil nga napakalakas ng kanilang pera. Kaya't kung may tatapat sa perang ito, ay wala nang iisang bansa ang kokontrol sa mundo na nagdulot sa mga tao ng kahirapan at napakaraming gulo. Subalit kung ihina nga ang Amerika, ay posible nga namang lumakas ang China. At ayon sa iba, ay mas maraming bansa na raw ang bubulihin nito. Pero papayag ba ang India at ang Russia na lumakas ng gusto ang China kung wala na ang Amerika? Siyempre hindi na, dahil ang bawat isa ay mayroon ring pinagtatalo ng mga teritoryo. Kaya't hindi papayag ang mga ito na mas maging makapangyarihan sa kanila ang kanilang kamiyembro. Kaya't magiging dan rin ng kanilang alyansa para sa kapayapaan ng mundo dahil sila na ang papalit sa impluwensya ng Amerikano. Subalit sa pagkakataong ito ay nasa sentro na ang kanilang puwersa at hindi lamang hawak ng iisa. At hindi na kailangan pang mamuwersa dahil ang bawat bansa ay magiging napakalaki na ng pakinabang sa kanila. Kaya't kung hihinto ang Amerika sa pagsuporta sa mga kaaway ng China at Russia, ay tiyak maisa sa katuparan na ng BRICS ang kanilang plano para sa mundo na magpapabagsak sa pera ng mga Amerikano. Mm-hmm. Ayos. So, yun nga guys, no? Ulitin ko na lang ulit. Subscribe natin to, si Solidong Kaalaman. Subscribe natin siya, guys. No? Maraming salamat, sir, sa kaalaman na to. Napaka laking tulong na ito, no? Actually, hindi ko alam yung BRICS na to at ngayon ko lang din nalaman. But anyway guys, sana may napulot kayong aral dito kay Sir Solidong Kaalaman. Subscribe po natin siya, no? Credit po kay Sir Kaalaman itong video na to, no? So yun lang guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe to my channel, comment down below, and give me a big thumbs up. Maraming salamat. Let's go!